Sinita ng mga otoridad ang ilang nagtitinda sa bangketa sa Commonwealth Market at Litex sa Quezon City na nagdudulot ng matinding traffic. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Yun kasi, Rafi, dahil inokupahan na ng mga maliliit na negosyante yung dalawang lanes ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ito nga yun sa may bandang Commonwealth Market at Litex, pati na yung pedestrian overpass. Sila nga yung tinarget ng task force disiplina ng Quezon City ngayong umaga. Pagdating ng team ng task force disiplina, yung ibang mga nagbebenta ng gulay talagang agad pinagbubuhat, no? Yung kanilang mga paninda. Kasi inookupahan na nila yung dalawang lane ng Commonwealth Avenue sa direksyon patungong Fairview, kaya bumigat yung traffic. Walang sinumpistang paninda doon sa baba, no? Pero doon sa pedestrian overpass, yung ilan sa mga paninda sinumpista ng team. Nagkasagutan pa yung isang tindera at miyembro ng task force dahil ayaw niyang bitawan yung kanyang paninda. Sabi ng tindera nung nakausap natin, alam naman daw nilang bawal ito. Kaso nga lang, ito lang talaga yung kanilang pinagkakakitaan. Lahat ng binibenta sa tabi ng kalsada, yung gulay, prutas, damit, pati yung may karne pa ng kambing. Marami raw sa mga nagtitinda sa bandang Litex, may pwesto naman sa loob ng palengke, pero lumalabas pa para madagdagan yung kanilang benta. Dahil sa dami ng vendor, talagang siksikan na yung mga pedestrian lanes, no? Lalo na dun sa may overpass. Sabi ng ilang na mga nakausap natin na pedestrian, sana rin bigyan sila ng espasyong malalakaran. Kasi dahil sa sobrang dami ng vendor, dun sa mga dapat nilalakaran ng mga tao, sobrang siksikan na, tapos yung iba, talagang mapipilitan ng dito na sa may kalsada lumakad. Paliwanag ng task force team leader, naiintindihan naman daw nila na ikinabubuhay ito ng mga maliliit na negosyante. Yun nga lang, hindi naman maaaring okupahan yung mga kalsada at daanan ng mga tao. Kaya nga raw kalimitan para naman daw hindi malugi, katulad nung nasaksihan namin kanina, pinagsasabihan na lang muna nilang tumabi sa halip na agad kumpiskahin yung mga produkto. Rafi? Maki, meron bang partisipasyon yung mga taga-barangay dyan sa lugar na yan? Kasi I understand sila dapat yung nangungunay sa pagsawata dyan sa mga ganyang violations. Maki? Well, yung kanina, talagang mga taga-task force disiplina lang, yung mga nandito. Pero although, di ba, bago naman talaga magkaroon ng mga ganitong operasyon, may coordination with the barangay. Mm-hmm. Pero yun nga, yung mga barangay ba, sila na yung magbabantay dyan para hindi na bumalik itong mga nagtitinda? Kasi ganun yung nangyayari pa minsan, di ba? Bumabalik pagkaalis nitong mga nagsagawa ng raid. I think ganyan naman yung mga komplikasyon dyan eh. Dapat naman talaga yung mga barangay enforce ang mag-enforce ng mga ganito. Pero siguro hindi nagagampanan nung barangay yung kanilang papel. So someone has to step in para mag-enforce pa. Mm-hmm. Panghuli na lamang, in the meantime, Maki, saan pumunta ito mga nagtitindang ito? Bumalik sila doon sa loob ng palengke? Well, nung dumaan kami, hindi pa. Kaso yun nga daw yung nagiging problema nung task force, parang cat and mouse. Mm-hmm. So maninita, and then babalik. Tapos kailangan balikan na naman para pagsabihan. Yun na yung talagang nagiging problema, lalo na dito sa area ng Litex. Yun na nga, kabuhayan nila yan. Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido.